Alright guys, and welcome back to my channel. And today's video na, so papakita ko lang, maging transparent lang tayo dito sa video na to. So hindi talaga tayo nakakakuha ng sobrang daming diamonds kasi yung mga binibenta natin is yun lang yung mga nakakuha natin sa pagde-daily grind. Okay, so pakita ko lang sa inyo yung exchange natin, no? Ayan, so syempre, ayan guys, swerte na lang kung makakuha kayo ng ganito, yung edible mushroom. Pero usually sa iba, kapag alam nilang mataas yung bigay ng katulad dito, edible, kung saan ito nakukuha, doon nila pina-farm to. Halimbawa, tapos na kayo dito sa daily, check nyo na yung exchange nyo, tapos yung mga na binibenta nyo. For example, ang pinakamataas na bigay dito, ito kasi edible mushroom, 32, dalawa na. Ayan, so check nyo na kung saan pwede makuha. Ayan, 45. Usually, ang mga gantong nagre-range na diamond ay nasa drop yung mga collection na nadadrop sa mga 45 and 43 to 43 pataas. So kung kaya nyo namang AFK sa level 43, talagang mabilis kayo makapag-diamond. So, sa akin kasi tinatry ko lang mga 3 hours, 4 hours kasi nauubos din yung patch ko and hindi pa magganon kasi masyado yung mataas yung def natin. Kaya yung iba swerte, yung mga warrior, kasi kaya na nilang mag AFK doon na hindi na uubos yung punch. Kaya ang tendency is nakakakuha sila ng mga collection na worth. Tingnan natin ito magkano to. N18 guys. So dito lang naman yan nagbibase kung saan. Halimbawa kung ano yung gusto nyong i-hunt, click nyo lang to. Halimbawa ito 22. Medyo mataas to kasi 22. Ito 32 dalawa. Ito 22. Ito 20. Hard pincer. So mamaya pagtapos ko, pwede nating i-hunt yan sa yan, level 43. Pero swerte yan lang yun guys. Halimbawa sa 4 hours na yun, nakakuha kayo ng dalawa. Minsan malas isa lang. Pero at least kahit pa paano, meron tayo nakakuha. Tapos ang ginagawa ko guys, kapag nakapag-ipon ako ng 150, binibili ko agad ng enhancement. I mean, tawag nito, Seal of Advancement guys. Ayan. So para hindi ako matitempt bumili ng mga collection. So as of now, meron na tayong 21 and 4. So meron akong 27 sa ano. So kailangan natin is nasa 49 na lang pieces. Ganun lang ginagawa ko, nating special, and sinishare ko lang paano ako nagpapa-diamonds. And guys, kung swerte kayo pag sa Masarta katulad nito, kaso napakababa nito. Kumpara lang sa akin to, tapos ganyan yung price, 250. Hindi ko talaga ibibenta yun, pero wala. No choice. Yung 250 na yan eh. Isang pirasong Seal of Advancement din yun. Ayan yung mga binibenta ko. Hard pincer yun. Madadali lang. Pero ang pinaka-advice na i-hunt, itong hard pincer talaga. Kasi 22, 20 po yung bumababa. Noong 2 days ago, 20. Tapos naibenta natin siya ng 1 day ago, 22. Ayan, so sa tingin ko ang pinaka-good na i-farm is itong 22 hard pincer. Tsaka 43 kasi compared dito sa edible mushroom, 45. Ayan, 45 medyo masakit pa yun. Hindi ko pa kaya iyan yun. Hard pincer, tas monster, and click nyo lang sa Silano Bear Brands More. Ayan, dito siya. Ayan pala, ayan. Airfield. So mamaya pag nakatapos na natin lahat daily, and medyo late na kasi bumangon, kaya dito natin i-grind yan. Or pwede naman sa BF. Iba kasi sa BF eh. Ako kasi hindi ako tumatagal sa BF mag-farm kasi after 5 minutes pinapatay din. So minsan nakakatamad na rin dun. Although maganda ang drop dun kasi pwede rin Seal of Advancement and drop. Pero pag alam mo busy ka tulad ko, madalas AFK, kaya after 5 minutes nasa town ka na. So yun lang guys, share ko lang naman. And kung may mga isi-share kayo na pwedeng madagdagan pang kaalaman natin sa diamonds, please comment down below. And para din makapag second job na tayo, road to sniper. Okay, so yun lang guys, and once again thank you for watching, and see you in my next video guys. Bye bye.